Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update, ngayong araw po ng Lunes, April 19, 2021. Sa kasalukuyan, ang atin pong bagyong si Bising, huli po itong namataan sa layong 250 kilometers sa east-northeast po ng Biracatan, Juanes. At may taglay na pinakamalakas na hangin pa rin umaabot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna, at may mga pagbukso naman na umaabot sa 240 kilometers per hour. At patuloy nga po itong kumikilos sa direksyong north-northwest sa bilis naman po na 10 kilometro kada oras. At sa kasalukuyan po ay nakataas pa rin ang ating signal dito nga po, signal number 2 dito po sa Catanduanes. Particular po dito sa rin sa Eastern Samar, sa Samar, Northern Samar at sa Biliran. Nakataas pa rin ang ating signal number 2 dito sa eastern portion po ng Camarines Sur, particular po yan sa bayan ng Garchitorena, Presentacion, Karamoan, Sagnay, San Jose at Lagunoy. Nakataas pa rin ating signal number 2 dito sa eastern portion ng Albay, yan po ay sa bayan ng Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay, Rapu-Rapu, Legazpi City at Manito. At nakataas pa rin ang ating signal number 2 dito naman sa eastern and central portion po ng Sorsogon. Yan po ay sa bayan naman ng Castilla, Sorsogon City, Preto Diaz, Gubat, Barcelona, Kasiguran, Juban, Magallanes, Bulan, Bulusan, Irosin, Santa Magdalena at Matnog. So, at sa nasabi pong mga lugar ay patuloy na makakaranas po ng masungit na panahon na may maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At ang atin naman pong signal number 1, nakataas po yan, dito po sa eastern portion ng Isabela. Particular po yan sa bayan ng Dibilakan, Palanan at Dinapige. Ang signal number 1, nakataas pa rin sa northern portion ng Aurora, particular sa bayan ng Kasiguran at Dilasag. At sa southern portion po ng Quezon, sa bayan naman ng Ginyangan, Kalawag at Tagkawayan, kasama po ang Pulilio Island. Sa Camarines Norte at sa nalaming bahagi ng Camarines Sur, sa nalaming bahagi ng Albay, at gayon na rin po sa nalaming bahagi ng Sorsogon at Masbate, kasama po ang Tikaw Island at Boreas Island. At nakataas pa rin ang ating signal number 1 dito po sa probinsya ng Leyte, Southern Leyte, at gayon na rin sa northern portion po ng Cebu, particular po sa bayan ng Tabongon, Borbon, San Remigio, Bogo City, Medellin at Daang Bantayan, kasama na rin ang Bantayan at Camotes Island. At gayon na rin po, nakataas pa rin ang ating signal number 1 sa Mindanao naman, sa bahagi po ng Dinagat Island, Siargao Island at Bukas Grande Island. Ang nasabing mga lugar, patuloy pa rin makakaranas po ng mga pag-ulan na may mga pagbugso naman ng hangin. At para naman po sa track ng ating bagyo ay bukas po inaasahan ng ating bagyong si Bising na sa layong 510 kilometers silangan po ng Baler Aurora. At para sa ating mga mangisda po, nakataas pa rin ang ating gale warning sa mga sumusunod na lugar. Dito po yan sa eastern seaboards ng Central and Southern Luzon, dyan po sa baybayang dagat ng Aurora, sa eastern coast ng Quezon kasama ang Pulilio Island, gayon na rin sa northern and eastern seaboards po ng Northern Luzon, dyan po sa baybayang dagat ng Batanes, Babuyan, Cagayan at Isabela, at gayon na rin sa western seaboards ng Northern Luzon, sa baybayang dagat po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at sa eastern seaboards ng Mindanao, dito po sa baybayang dagat ng Surigao del Norte. Malalaki pa rin ang alon sa nabanggit na mga lugar, kaya pinapayuhan po ang ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat na huwag pumalaot sa nasabing mga lugar at kung saan pa rin nakataas ang ating mga warning signals. At para naman sa susunod na araw, sa Wednesday, inaasahan po ang ating bagyong si Bising na sa layong 430 kilometers silangan ng Tugigaraw City. At pagdating naman po ng Thursday ng umaga, ito'y nasa layong 405 kilometers silangan po ng Calayan, Cagayan.
At sa Friday ay inaasahang nasa layo namang 505 kilometers silangan naman ng Basco Batanes. At yan nga po ay nag-uumpisa na lumayo dito sa kalupaan ng ating bansa. At sa Saturday, ito yung nasa layo namang 965 kilometers east-northeast ng Basco Batanes. At ano pa ba ang inaasahan natin para po dito sa Bagyong si Bising? Ngayong araw, mararanasan pa rin ang moderate to heavy with at times intense rains dito po sa Bicol Region, sa Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Bukas naman, mararanasan pa rin ang moderate to heavy rains dito po sa Bicol Region at sa Northern Samar. Kaya sa ating mga kababayan, sa nasabing mga lugar, patuloy nating pinapanalahanan na maging alerto pa rin tayo sa posibleng pagkakaroon pa rin ng mga flash floods at landslides. At para naman po sa mga track ng ating bagyo, sa susunod na 12 hanggang 24 na oras ay patuloy pa rin nating inaasahan na hihina nga ang bagyong si Bising. At ang ating bagyong si Bising ay patuloy na tatahak po sa direksyong northward hanggang sa Miyerkules. At sa gabi naman ng Thursday ay inaasahang magkukurba po ito at tatahak naman sa direksyong northwestward. At pagkatapos nga nito ay patuloy nga itong lalayo na sa kalupaan ng Luzon. At dito naman po sa ating mga hangin ay sa susunod na 24 na oras, ito pong ating northeasterly wind flow ay pinapalakas po ng bagyong si Bising. Kaya't mararanasan po ang malalakas pa rin mga hangin dito po sa Northern Luzon, sa Aurora at sa nalalabing bahagi ng Quezon. At gaya na rin po sa mga lugar kung saan nga nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. At sa mga atin naman pong mga karagatan sa susunod na 24 na oras dahil sa impluensya pa rin o sa epekto ng bagyong si Bising at sa pinalakas nitong northeasterly wind flow ay magiging very rough to very rough high seas po ang mararanasan dito naman sa eastern seaboards o sa silangang baybaying dagat po ng Luzon ang ating mga alon. Maglalaro po sa pagitan ng 5 meters hanggang 12 meters at rough to very high seas naman ang mararanasan dito sa northern at eastern seaboards po ng eastern Visayas ang ating mga karagatan ng ating mga alon. Maglalaro naman sa pagitan ng 2.5 to 7 meters. Kaya't sa nabanggit na mga lugar, patuloy po nating mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng anumang sasakyang pandagat. Samantala, rough to very rough seas naman ang mararanasan dito sa northern and western seaboards po ng northern Luzon ang ating mga alon. Maglaro sa pagitan ng 2.5 hanggang 5 meters. At gaya na rin sa eastern seaboards ng Caraga, ang alon natin maglaro naman sa pagitan ng 2.5 to 4.5 meters. At ang rough seas naman ay mananatili pa rin na mararanasan sa nalalabing mga baybayang dagat kung saan po nakataas pa rin ang ating mga wind signals at gaya na rin dito sa eastern seaboards ng Davao Oriental kung saan ang ating alon ay maglaro naman sa pagitan ng 2.5 to 4 meters. Kaya't ang paglalayag po gamit ang maliliit na sasakyang pandagat ay hindi pa rin o mahigpit pa rin nating ipinagbabawal. At ang mga baguhang mandaragat ay pinapayuhan po na pumunta po sa mga ligtas na lugar. Samantala, moderate to rough seas naman ang mararanasan pa rin dito sa western seaboards ng Central Luzon. Ang ating mga alon maglaro po sa pagitan ng 1.2 to 3 meters. At muli, ang mga mandaragat po natin na gumagamit pa rin ng maliliit na sakyang pandagat ay pinapayuhan po na huwag maglayag sa nasabing mga lugar. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Para sa mga karagdagang impormasyon lamang po natin, mag-logon lamang po sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DOST_Pag-asa, at sa ating pong mga website, sa DOST Pag-asa Weather Report, dito po sa YouTube report natin, at sa ating pong website, sa bagong.pagasa.com.
www.dst.gov.ph. At muli ay magandang umaga po ang inyong forecaster, Meno Mendoza.